Now, balik tayo. Ngayon naman, pag-aaralan natin paano ba gumamit dito sa nakalagay na nito, nag-encode na ako, paano ba gamitin unang-una, paano gumamit ng merge and center, paano tayo magawa ng title dito sa Excel, kasi makikita natin to, grinds lang ito. Lahat na nakikita nyo linya dito ay guide lang sa inyo. May table na po ba siya, sir? Wala pa po. So, pag-print natin ito o tinignan natin sa view, sa print, wala siyang linya. So, lalagyan natin ngayon ng table ito. So, unang-una, paano tayo mag-merge? Paano tayo mag-move ng ating column at row? Okay, next. First. Now, this is our row 1. Ano? So, nasaan siya? Naka-encode siya sa A1 natin. Wala sa B1. Okay po? Wala sa B1. Tatandaan natin sa application ng Excel kung saan kayo nag-encode ng inyong data sa kung saan location nyo ng cell, nandun lang yon at hindi yun mawawala dun sa cell na yon. So, halimbawa, gusto natin itong emerge hanggang dito sa D. Gawin mo lang siyang title. So, anong gagawin lang natin? Using your mouse, highlight, select, highlight all from D, or your keyboard using your arrow key. Then, dito sa ating ano ribbon, may mayroon ditong tools. Ano yung merge and center? Click lang natin yung merge and center at pipili lang natin itong merge and center. Ayan, try ulit natin. Yan. Nasa gitna na siya. So, wala na yung guidelines natin dito. Wala yung mga guide na lines. Ibig sabihin, siya ay nabigyan na ng way na siya ang gumamit noong A to D1 nating cell. Ano, siya lang ang laman. Okay, so ngayon. So, halimbawa naman ito, paano naman mag-move ng ating cell? Ano po? So, halimbawa, i-click lang natin to. Pag binalagay natin sa gitna, paano mag-adjust pala? Kung nilagay natin sa gitna, nitong between our column, makikita nyo, yung cursor natin nagbago. So, ang gagawin lang natin, i-hold natin yung left click, then idadrag natin kung hanggang saan natin gusto yung laki ng space ng ating column 1. Pag-click natin, nakita na natin, nag-adjust na siya dun sa gusto natin. Same as your row, pwede rin yung gawin to. Okay? Ayan, nag-adjust na siya. Okay. Next, paano naman maglagay ng table dito sa ating Excel activity ito. So, ganun ulit. Ang gagawin natin, i-highlight natin to parang sa Word, highlight lahat ng cell na gusto natin mapasama sa lalagyan natin ng table lines. Then, punta tayo sa Samba. Eto. Sa menu pa rin natin, meron tayo ditong manually table. Ano gagawin natin? All borders. Lagyan natin ng linya yung all borders. Click lang natin. At yun. Meron na tayong linya dun sa table natin. Nagkamera na tayo ng table. Yan. So, ganyan gumamit ng mga tools natin sa Excel. Thank you.